Hello guys, our next video is how to prepare adjusting entries. Anong klaseng adjusting entry? Prepaid expenses. So I hope, pagtsagaan nyo lang ito, medyo mahaba, pero hopefully makatulong, lalo na yung mga techniques. So what are prepaid expenses? When you say prepaid expenses, these are expenses that are paid in advance, the benefits of which have not yet been received. So at the end of the accounting period, these expenses are adjusted to reflect the asset portion and the expired cost. So let us have this example. We use this example in accounting for expenses na video. On December 1, 2019, the business paid 15,000 for a 3-month rental starting December 1. So analyze natin. The 15,000 rental represents rent for 3 months. So that is from December 1, 2019 to February 28, 2020. Therefore, the monthly rental is 5,000 pesos. The end of the accounting period, if calendar year is used, is December 31, 2019. So, of the 15,000, only 5,000 belongs to 2019. So that is the rent expense for December. The third, on December 31, 2019, the following should be shown: the asset portion of the 15,000, which is called the prepaid rent, and the expired cost, which is called the rent expense. So let us have this one. Analyze that in further. So on December 31, 2019, may payment tayong rental for rental na 15,000 noong December 1. So what is this? This is for the 15,000 rental that represented the rent for 3 months from December 1, 2019 to February 28, 2020. So the monthly rental is 5,000. So analyze natin, yung 15,000 is now divided into the expired portion and unexpired portion. Bakit may expired portion? Kasi nga, na-consume na natin yung December. December 1 to December 31 is 1 month. So, na-consume na natin siya, yun yung expired portion. And the unexpired portion is yun pa yung hindi pa nagagamit or napapakinabangan yung benefit. So, let us have the expired portion. Expired portion is 1 month, that is for the month of December. So, the amount is 5,000. Anong account ang ginagamit natin? Pag expired portion, since ito ay consumed na, we use the expense account. So, this time, the applicable account is rent expense. Sa unexpired portion naman, we have 2 months, January to February 2020. So, 5,000 times 2, the amount is 10,000. And the account used in unexpired portion is prepaid rent. So, laging tatandaan, dapat after mag-adjusting entry or at the end of the accounting period, the balance of the rent expense account should be 5,000. And the prepaid rent account is 10,000 pesos. So, na-discuss din natin noong nakaraang video na we have two methods, the asset method and expense method. So, paano bang adjusting entry? Depende sa method na ginamit mo. So, if you use asset method, balikan lang natin, transaction December 1, 2019, nagbayad ng 15,000. Ano ba ang entry natin noong December 1, 2019? If we use asset method, our entry is debit prepaid rent 15,000, credit cash 15,000. So, if ilagay natin siya sa T account, we post it to T account, ang lalabas sa ating trial balance is that we have 15,000 balance of prepaid rent. Eh, totoo ba ito? Ha? Diba nga, dapat daw at the end of the accounting period, ang prepaid rent should be 10,000, the unexpired portion of 10,000. Eh, 10,000 daw dapat siya. So, 15,000 siya, dapat daw ang balance niya ay 10,000. Anong gagawin natin? From 15,000, magiging 10,000 siya. So, bawasan natin siya ng 5,000. So, paano natin siya babawasan ng 5,000? Of course, we credit 5,000. And what is that 5,000? That 5,000 is the rent expense. Okay. Yan yung rent expense. So,
So, paano ngayon ang ating adjusting entry? Okay, yan ang ating adjusting entry. On December 31, 2019, we debit rent expense 5,000, credit prepaid rent 5,000. O, tingnan nyo, kapag i-PP account natin siya, okay, tingnan natin, nag-batch ba? So, rent expense should be 5,000, prepaid rent should be 10,000. Okay, so tama na, di ba? After preparing the adjusting entry, our balances for prepaid rent and rent expense are now correct. So, reminders lang tayo, ano ba ang mga dapat tandaan? So, dyan sa left side, makikita nyo yung entry dung tayo ay nagbayad. Next is yung adjusting entry natin. So, ano ba ang mga dapat tandaan? Minsan kasi, ayaw nating mag-analyze. So, ako, yung tinuturo ko is that kung ayaw mag-analyze, o sige, mag-memorize ka na lang. Pero, syempre, pinakamaganda pa rin yung mag-analyze ka. So, kung ayaw mo mag-analyze at gusto mo mag-memorize, okay, ito yung mga dapat na matandaan mo. Yung composition ng adjusting entry is dalawa. Yung isa asset account, yung isa expense account. Kung napansin mo, itong asset at expense, ito yung mga methods na ginamit kapag tayo ay nag-record ng expenses. So, ang adjusting entry, ulitin ko, dalawa ang composition niya. Asset at expense account. So, in our example, we have prepaid rent. Yun yung asset natin. And we have rent expense, yun ang ating expense account. Tatandaan na, next na reminder is that, ayan, pansin nyo ba? Ayan o, dito sa prepaid rent, that a December 1, 2019, nag-debit tayo ng prepaid rent. Nung gumawa tayo ng adjusting entry, naka-credit siya. Naka-credit siya. So, laging tatandaan na the account that was debited upon payment, ito yun, yun ang i-credit mo kapag ikaw ay gagawa ng adjusting entry. So, sabi nga natin, ang composition ay dalawa lang, di ba? Asset account at expense account. Kung asset ang asset ito, prepaid rent, meaning, ang naka-debit, expense account. Okay? So, I hope naunawaan. Ano pa ang reminder? O, next na problem natin is amount. Di ba? Alam mo na ang accounts. Ano naman ang amount? So, ang amount, tatandaan, if asset method was used, the amount in the adjusting entry is the expired portion. So, the expired portion is 5,000 pesos. Yun yung rent expense. Yun yung gagamitin mo na account. Hopefully, nakatulong ito. Then, proceed tayo. What if expense method was used? Using the same example, kapag expense method ang ginamit, entry natin yung December 1, debit rent expense, 15,000, credit cash, 15,000. Ngayon, if we post this to T accounts, ang lalabas sa ating trial balance ay 15,000 ang ating rent expense. Totoo ba? O hindi. Kasi nga, di ba, based sa ating analysis kanina, ang ating rent expense has a balance of 5,000 lang. Dapat 5,000 lang dapat siya. Okay. So, paano siya maging 5,000? From 15,000 maging 5,000, ang gagawin natin, babawasan natin siya ng 10,000. Paano natin siya babawasan? Naka-debit siya. Paano babawasan? Magki-credit tayo ng 10,000. Ano ba yung 10,000 na yun? Yun ay ang prepaid rent. Okay. So, ano ang ating adjusting entry? Debit, prepaid rent, 10,000. Credit, rent expense, 10,000. So, from there, pag i-post natin sa T-accounts, makikita natin ang ating prepaid rent has a balance of 10,000, ang ating rent expense has a balance of 5,000. Nag-match ba ito sa ating analysis? Tingnan natin. Ayan, match na match sila. So, kung mababalikan ninyo yung slide kanina, dun sa asset method, makikita ninyo that rent expense has a balance of 5,000 and prepaid rent ay 10,000. So, kahit anong method ang ginamit, dapat pareho ang kanyang balance. Okay. So, reminder lang, in case ulit, ayaw mong mag-analyze. Gusto
Now, what if ayaw mong mag-analyze? Ang gusto mo ngayon ay mag-memorize. Ulitin ko, ang composition ng adjusting entry for prepaid expenses is that asset account at expense account lang. So, naka-debit or naka-credit, depende. So, yun ang kanyang composition. So, in our example, we have asset account natin, prepaid rent. Expense account natin is rent expense. I hope naintindihan. Another reminder, the account that was debited upon payment is the account to be credited in the adjusting entry. So, napansin ba? Noong December 1, nag-debit tayo ng rent expense. Nung gumawa tayo ng adjusting entry, nag-credit tayo ng rent expense. So, tatandaan, kung anong dinebit mo pagkabayad or upon payment, pag gagawa ka ng adjusting entry, yun ang iyong i-credit. Ayan. Yun ang iyong i-credit. So, since ito ay expense account, sabi nga natin, ang composition ay asset ng expense, meaning, ang debit dapat ay asset. So, I hope nakukuha itong point na to. Kung anong dinebit, yun yung i-credit. Third, if expense method was used, the amount in the adjusting entry is the unexpired portion. So, kasi nga, ang next na problem na natin, alam na natin ang account. Next is, ano naman ang amount na nilalagay? Kapag expense method ang ginamit, then ang gagamitin mong amount dito is the unexpired portion. Again, gagamitin lamang ito kapag ayaw mo mag-analyze. Okay. General reminders lang tayo. So, composition ng adjusting entry, ulitin ko, asset at saka expense. Ngayon, the account that was debited, anong gagawin? Sa adjusting entry, yun yung ating i-credit. Sumunod, ano yung amount? Kapag asset method, use the expired portion. Kapag expense method, use the unexpired portion. E minsan nakakalimutan natin, ano ba ma'am yung ano amount? Nakakalimutan yung asset saka expired or expense saka unexpired. Nakakalimutan ko yun mag-match. O, eto yung ginagamit ko dyan. So, asset method, ano ang partner niya? Expired portion. Expense method, unexpired portion. So, paano tandaan ko alin ang mag-match? So, di ba marunong kayong mag-arrange in alphabetical order? Ano ba ang nauna sa alphabet? Si asset or si expense? Si asset ang nauna. O, ito naman. Si expired or si unexpired? Sino nauna? Siyempre, si expired. O, napansin nyo? Ang parehong nauna sa alphabet. Okay. Ang parehong nauna sa alphabet ay magka-match sila. Asset, expired. Ang parehong nahuli sa alphabet, expense and unexpired, magka-match din sila. Expense tapos unexpired. I hope nakatulong. And laging tatandaan, whether you use asset or expense method in recording payment, after preparing the adjusting entries, the balance of the expired and unexpired portion should be the same. So hopefully, again, nakatulong ito. So I'm going to upload pa more videos about adjusting entries. And again, if hindi pa nakapag-subscribe, click subscribe and hit the notification bell for notifications of video uploads. Thank you so much and thank you for watching.